Meron ba niya? Hanggang ng umaga po sa inyong lahat. Pagkailin po ang Panginoon sa pagkailinan. Isa pong napakasarap muli na ating pag-aralan ng Pagliligo ay ang salita ng Diyos. At ngayon pong umaga ay ating pong tatalakay ng isang napakagandang paksa para po sa ating direksyon, ano po, ng ating iglesia. Tayo po isang daling manalangin para po tayo magpatuloy. Aming Ama, salamat po sa kabutihan at kakilaan at hindi mabigyan ng pagpapala, Panginoon. Salamat po sa tuloy na pagsusustain mo ng aming buhay sa mahirap na sitwasyon man o sa magaang sitwasyon. At pinupuri ka namin na dahil. Salamat po sa aming mga salita ngayong umaga na pwede po namin pagbulay-bulay. Kapalain niyo po ito sa aming mga puso at tingin sa lahat ay maluwalhati ka namin. Nasamba ka namin, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so ngayon po umaga ang ating pong tatalakay, ang ating pong paksa. Okay, so ang ating pong paksa ay hindi ko matagalog na mabuti, no? Kasi mahina po ako sa Tagalog. How to change our spiritual climate. Ganun po. Sa Tagalog ay paano babaguhin ang ating spiritual climate. Ano? Talagang Tagalog yung Tagalog. So, yan po yung ating tatalakay ngayong umaga. At tayo po ay magdidiin mabuti sa pagbabago at sa spiritual climate, sa klima ng spiritual. Ano po? Ang ating pong teksto ay binasa na po kanina sa atin ng ating kapatid. At hindi mahaba pero painfully ko po na kaunti yan. So, tingnan po natin ang story ng isang agila. Ano po? Ang isang agila po ay Icarus. Diba? Yung pili pa nga. Hindi nga ako sanay ng mga. Pag hindi ka lagi gumagamit, ay nakakalimutan mo. So, ang isang agila po ay merong pinakamahabang buhay mula po sa mga ibon. Ano po? Sila po yung umaabot ng talagang napakatagal na buhay. The eagle has the longest lifespan among birds. Ano po? At ang agila po, para siya po ay mabuhay hanggang 70 years. Ano po? At maabot sa ganung sitwasyon, the eagle must make a hard decision. Ano po yun? Yung pagbabago. Ano po? Ang agila po ay habang siya ay tumatanda, lalo na pag nasa edad na ng 30 to 40 years, yung pong kanya pong tuka, ano po, ay bumabaluktot na po yan. At hindi na po siya makatuka ng mas masarap o mas magaan. At sa kanya pong old aged and heavy wings, magbigat na po yung kanyang balahibo, yung kanyang pakpak. Lalo na po, ito ay kumakapal ng kumakapal lang po. And becomes stuck with chest and make it difficult to fly. Yun po ang agila. Then, the eagle is left with only two options. Ang option po niya, die or go through a painful process of change which lasts 150 days. So, tumatagal po yun, yung kanyang proseso na yun. At sa kanyang proseso na yan, it requires that the eagle fly to a mountain top. Doon po siya magbabago at magtatagal po siya doon ang 150 days. Ang tagal na po. At doon po sa kanyang pagtatagal,
there, the eagle knocks its beak against a rock until it clucks it out. So, yung po kanyang mga kuko ay kanya pong doon din nababago at inaalis po niya yun. Kasi mahahaba, baluklot na rin po yung kanyang mga kuko. And after 5 months, the eagle takes its famous flight of revenge and leaves for another 30 more years. Ano po? Many times, in order to survive, we have to start a change process. Tayo po ay may tema na ano yung pong tema natin? Hindi, yung sa church. Natatandaan ko ba yung tema natin? Nandiyan po yata sa ating program. Okay, so wala dito yung mga. So, gusto ko i-connect yung aking mensahe yung umaga sa Joel, ano po? Sa aklat ni Joel, chapter 3, verse 9 to 13. Ano po? Bago po tayo lumawag dito po sa ating paksa, ay gusto pong basahin natin po. Sabay-sabay po natin basahin. Nakikita niyo po ba? Sige po, start. Ipahayag niyo ito sa mga bansa. Maghanda kayo ng pakikidigma. Pasiglahin niyo ang malalakas na lalaki. Magsilabit ang lahat ng lalaki mandirigma. Sila'y magsiahon. Gawin niyong mga tabak ang inyong mga sudsud at mga sibat ang inyong mga kalit. Hayaang sabihin ang mahihina, ako'y malakas. Magpadali kayo at magsiparito kayong lahat ng bansa sa palibot. Magtipon-tipon kayo, ibaba mo ang iyong malalakas, o Panginoon. Pasiglahin ang mga bansa ang kanilang sarili, at sila'y umahon sa libis ni Jehoshaphat. Sapagkat doon ay uupo ako upang hatulan ang lahat ng bansa sa palibot. Gamitin niyo ang kalit sapagkat ang aanihin ay hinog na. Pumasok kayo at inyong yabakan sapagkat ang pinsaan ng alak ay inapawan sapagkat ang kanilang kasamaan ay napakalaki. So this morning, dito po sa last chapter ng Job, ay encourage the people of God, the Israelites, to look forward to a future full of hope. Si Propeta Joel po ay nag-predict if they will respond with obedience, God will lead them mightily as a warrior. So dito po ay ipinakita ni Propeta Joel kung paano kikilos sila bilang isang sundalo ng Diyos. So dito po, pakikidigma, mandirigma, mga tabak, ano po, sibat ang inyong mga kalit. So, malalakas. At sabi, gamitin niyo ang kalit sapagkat ang alin ay hinog na. Ano po? So, dito po, ay pinakita ni Propeta Joel na ang mga warrior dapat ay merong discernment. Ano po? They have the strategy because they are looking for the future. So they need to interpret the times, see the future and plan the steps. So yun po ang isip ng warrior. Tapos na po tayo sa 2012, ano po? Where going go to 2013. At hindi natin alam kung anong mangyayari ngayong taon na ito. Ano? So nung nakaraang taon, i-reflect niyo po, ang mabilis natin natatandaan ay yung baha doon sa South, ano po, sa Mindanao. Ang daming namatay. At kung itinan niyo po yung nakaraang bagyo lang, yun ba yun? Si Bagyo Pablo, ano? Talaga namang noon lang ako nakakita ng tumbahan lahat ng yoke, ano?
Ganun kalakas. Kung ako nandun, siguro, Lord, ang hirap ng sitwasyon nitong nakaraang 2013. Kakibat dito ay hindi po natin lang ang mangyayari. Still, mas maraming sigurong pagbaha ngayong taon na ito at malalakas ang kalamitan. Siguro, mas maraming pang tao ang mamamatay. And the result is napakaraming buhay po ang masasakripisyo. Marami din po ang maapektuhan. Hindi po natin alam. Now, going back to the reminder of Prophet Joel. Sa Israelite, sabi po niya, they need to act and have an attitude like a warrior. Ganito po din dapat ang mangyari sa akin. That's why, ang illustration po sa inyo ay James, yung pagbabago ng amin. Mga kapatid, panahon na para tayo po ay gunawa tulad ng isang warrior. Ang tawag dito, bandirigma. Sundalo. Kung hindi po tayo kikilos, parang sundalo. Or warrior. We will miss a time of harvesting. Sabi po dito ay, gamitin niyo ang karso pagkat ang aanihin ay tinunan. Meron pong talata sa Bible, manalangin kayo ng mga manggagawa sapagkat ang alingin ay hilog na. So, hilog na po sa Greenwood, hilog na po sa General Trias, hilog na din sa Bangkal. Ano po? Mga kapatid, our theme this year is a vibrant church, a growing, a magnet force, and a great missing church. So yan po yung tema natin ngayong taon ito. Ano po? And this team demands change like a leader. Change in our spiritual climate. Ano po? Why? Bakit po army? Ano ba ang motto ng army? Fight. Huh? Ano ang motto po ng army? Fight. Huh? Yan. Obey first before complaining. So, yun po yung ating tatahakin ngayon. Obey first before complaining. Ano? So, saka tayo mag-complain pagka tapos na. Lord, siguro ang complain ng Lord, salamat. Okay. So, as a warrior, we need to go with discernment, strategy, and the future. We need to interpret the times, plan the steps, and conquer the enemies. What are we going to do so that we can change our spiritual climate? Yan po sa ating outline. Andiyan na po yung ating outline. Hindi na po kayo mahihirapang pagsulat. Yan, na-provide na po lahat. At susulat na lang po yung missing word. Para at least, ito po ay ating mabalik-balikan at pwede rin po niyang maituro sa inyong kaklase, sa inyong kapatid, o sa Bible study. Okay? So, what are we going to do so that we can change our spiritual climate? Okay. So, ano po? Number one, you must be a part of the mighty army of the Lord. Dapat po tayo maging kabahagi ng sundalo ng Panginoon. Kahit ganda mong tingnan, tayong lahat ay gagamitin ng Diyos dito. Ano po? Iba't iba ang ating kaloob eh. Yung mensahe po ng Sunday, iba't iba. At yung kaloob na ibinigay sa atin ng Diyos, panahon na para po ito ay magamit natin effectively, efficiently, magamit po ito. Kahit saan po tayo, kahit nasa trabaho, kahit nasa bahay, kahit nasa tindahan, kahit nasa negosyo, tayo po ay magagamit ng Diyos. If we have an attitude of a warrior. If we have an attitude of an army. Ano po? Mula po dito sa ating text, tignan po natin. Ano po yung ating gagawin? Sabi po sa verse 14 sa ating pong talata, ano po ang sabi dyan?
Now, thanks be to God, who always leads us in triumph in Christ, and through us diffuses the fragrance of His knowledge in every place. Sa Tagalog po, tayo ay pinangungunahan ni Kristo sa parada ng talumpay. Ang picture po dito, mga kapatid, ay yung pong Roman soldier na nagpaparada. Ano po? Pagkatapos po nilang manggaling sa digmaan, ito pong mga Roman soldier, sila po ay papasok, na uuwi na po sila sa kanilang sariling bayan, at ang mga Roman soldier po nito ay nagpaparada sa buong bayan. Naikot po sila. Ano po? At sila po ay papasok doon sa bawat street, iikot sa bayan, at sila po habang umiikot at nagpaparada, sinasabuyan po sila ng mga bulaklak ng mga tao doon sa bayan. Ano po? Yun po ang picture po nito. Sila ay umaamoy ng mga mababahong bulaklak habang sila po ay nagpaparada, habang sila po ay pinapanood ng mga tao doon sa bayan. At humahalimuyo ang bango habang sila ay nagpaparada dahil sa dami ng mga bulaklak na isinasabok sa mga Roman soldier. Yun po ang picture po nito. During that time, pag sinabing may parada, no, ito ay mga sundalong Romano with complete armory. Ano po? Ang sabi po sa verse 14, thanks be to God who always leads us in triumph in Christ. So, inihalit tulad ni Kristo yung parada na yung mga Romano. Sa ating parada, tayo po'y pinangunahan ni Kristo sa parada ng tagumpay. So, dito, ipinapakita rin na ang ating pagkilala sa Kanya ay isang mabangong sangyo. Sweet fragrance. Ano po? Verse 14, here we became sweet aroma to the Lord when we accepted Christ. Kita niyo po, dati po tayo ay, kaya sabi dito ay, kung hindi mabango, mabaho. Yung mga kabalik tala na mabaho, diba? Nung hindi pa po tayo tumatanggap kay Kristo, mabaho po tayo sa Lord. Kita niyo po yung picture. Pero nung tayo po'y tumanggap kay Kristo, naging mabangong sambiyot tayo sa Kanya. Ito po yung sinasabi nito. Ano? We are a sure winner in Christ. Tayo po ay siguradong mananalo kay Kristo. Una, tayo pinapangunahan ni Kristo sa parada ng tagumpay. Pangalawa, tayo po ay ano? Mabango sa Kanya. Now, tayo pinangunahan sa parada ng tagumpay. We become sweet aroma when we accepted Christ. Oh. Tayo ay mabango sa mayo ni Kristo sa Diyos. Verse 15, we become sweet aroma as an army. Oh. Now, what is the relationship of army and fragrance here? Alam po yung relasyon ng sundalo at saka ng pabango. Dito po. Tingnan po natin. As an army. Ano po ang army? Do the battle, to win the battle, to shoot, to kill, to defend the country. That's the job of an army. Ano naman po ang pabango? Fragrance. Isinasaboy kung ito'y mabangong bulaklak. Ano? Ini-spray. Di ba? Yan po ang pabango. Wala tayo meron pabango. Ini-spray natin sa ano. Di ba? Ano pa? Inahamoy mo. Di ba? Ang pabango. At tumahan mo yan. Yan po yung army at fragrance. Pabango. Now, how can we reconcile these two words? Sabi po dito sa ating talata, verse 15 and 16. Tingnan niyo po, verse 15 and 16. Sabi po dito, for we are to God the fragrance of Christ among those who are being saved and among those who are perishing.
Verse 16, to the one, we are the aroma of death, leading to death. And to the other, the aroma of life, leading to life. And who is sufficient for these things? So, sa mga napapahama, tayo po'y isang nakamamatay na alinasaw. Ano po yung alinasaw? Sa mga inililigtas, halimuya na nagdudulog ng buhay. Now, how can we be a sweet aroma as an army? Paano po? Verse 15:60, sabi yan, sa mga napapahamatay, sa nakamamatay na alingasaw, sa mga inililigtas, halimuyak na nagdudulog ng buhay. Now, the question, how can we be a sweet aroma as an army? Kapatid, we can be a sweet aroma as an army when we go out and do the battle with the Lord. No? We become a sweet aroma as an army when we go out there not to shoot, diba? Not to kill, not to corrupt, not to shout, resign, resign, resign. We go out there but to bless, to pray, to encourage the depressed people, to give to the hopeless, to give hope to the hopeless, to help the poor people, to win them for Christ, to save the unsaved people, to reach the unreached people. So yun po yung pwede natin gawin bilang army. Diba? Hindi na po tayo kumapatay. Hindi na po tayo nandun para mag-stumble, para pumatay, para mag-corrupt. Hindi, we are there to bless, to pray, to give hope, to help, to win, ano po, to reach the people. So, tayo po'y nagiging sweet aroma as an army. Nung ako po'y na-involve sa ilang lugar na may hirap na lugar, katulad po sa Bicol, sa Mindoro, sa Lubang, may hirap po yung lugar na yan. At nakita ko po talaga ang hirap ng buhay ng tao. Sabi ko, Lord, how can I bless these people? How can I help these people? At isa po, talagang burden ko ay ako po ay naging involved sa mga NGO, non-government organization na tumutulong sa mga mahirap. At the same time, sa pag-organize ng mga hotel. Sabi ko, sa ganitong paraan ako yung makakatulong para makatulong ako sa mga tao ito. At least, nandun ako, makapag-encourage, makatulong, makapag-pray, mabless ko yung mga tao. So yun po yung dahilan bakit ako naging involved doon. Sapagkat, sawang-sawa na sila, mga kapatid, sa nakamamatay na alingasaw ng patayan. Sa TV, kung manunood lang tayo ng mga balita, puro reklamo, puro patayan, puro barilan, shoot out, shoot in. Shoot them. Oh, ang dami po yan. Mga kapatid, may halimuyak pa ba ang ating buhay? Mabango ba ang ating buhay? Kanya po nakikita ko dito, as I analyze, talagang babaguhin ng Diyos ang buhay mo para maging mabango ka. Kasi, yung tayo po'y mabango sa inyo sa harapan ng Diyos eh. We are a sweet aroma to the Lord. So, i-analyze niyo po, pag hindi na bago yung buhay mo, hindi magiging sweet aroma yan sa Panginoon. As long as to the people. That's why, gusto ng Panginoon talaga baguhin yung ating buhay, hindi lamang para maging sweet aroma sa Kanya, kundi para maging sweet aroma sa iyong komunidad, sa iyong pinagtatrabahunan, sa iyong lugar. Talagang ganun po. Kaya, napakabuti ng Panginoon. Paano tayo nagiging sweet aroma? Sa ating asawa,
Kailan ba? Lagi may pabango? Every day. Paano tayo nagiging sweet aroma sa ating tahanan? Sa ating trabaho? Sa eskwelahan? Sa ating pong mga kaibigan? Sa ating pong mga kamag-anak? Sa ating pong mga kapitbahay? So mga kapatid, we must be a part of the mighty army of the Lord. We must change our attitude as a warrior. Mga kapatid, tandaan po natin, sa mga bagong naliligtas at iniligtas ng Panginoon, tayo'y humahalimuyak na nagdudulot ng buhay. Gaano kakahusay magbahagi ng gospel? Kung baka naman hindi mo pa alam ang gospel. Paano tayo magsasanay magbahagi ng Ebanghelyo? Kailan ka huling nakapag-share ng gospel? Sa ating pagtulong sa iba, mga kapatid, si Kristo ba talaga ang nag-uudyok sa ating puso? How can the Lord lead us in triumph while we are not going, while we are not willing to go out in battle? Paano tayong gagamitin ng Diyos as an army? Ay, nandun ka lang. Yun po. Isang napakagandang regalo sa ating Panginoon, ang isang kaluluwa. Sabi sa Bible lang po, libu-libu ang anghel na natutuwa, nagagalak sa langit pag merong isang kaluluwang naliligtas. Isa lang ba? Isa lang mo yun. Pero libu-libu yung natutuwa. Tingnan niyo po. So, mga kapatid, mahalaga makita po natin. Sa lang natin, pangkita. Number two, we must be competent to share the gospel. Chapter 3, verse 1 to 6. We must be competent to share the gospel. In this part, the author was trying to show how are we capable or competent to share the gospel. Verse 1, hindi na kailangan ng letter of recommendation. No need for letter of recommendation. Sabi nito, anything na nasa papel para magkaroon lang tayo ng kakayahang magbahagi ng gospel, hindi na kailangan ng letter of recommendation. Napaka-simple at napaka-ikli o napaka-malinaw ang gospel po. Kasi naranasan mo ito. Hindi ka pwedeng mag-share ng hindi mo naranasan. Yun po. Maliban na lang kung hindi ka pa talaga, hindi mo talaga naintindihan yung gospel. No? Kasi ito po yung naranasan natin. Hindi na kailangan ng degree from the seminary para makapag-share ka lang ng gospel. No? Or Bible school, or any recommendation from somebody, or diploma, para maging competent lang tayo na makapagbahagi ng gospel. So hindi na po kailangan yun. Okay? So dahil kay Kristo, ito po ay galing sa Kanya. Na ikaw po ay anak ng Diyos, bago ka man po o matagal ka na, you are competent. Competent po ikaw. Dahil ito ay naranasan mo. May kakayahan kang mag-share kasi ito ay naintindihan mo, ito ay naranasan mo, kaligtasan na ito. Ano? So, our competence comes from Christ. Verse 3 to 5. And our competence is by the power of the Holy Spirit. Verse 6. Malinaw po yan. Oh. Verse 4. It is ours through Christ. Verse 5. It comes from Christ. Verse 6. It is by the Holy Spirit. So, if you have the Holy Spirit, may kakayahan ka po. You are competent. So, hindi po ito manggapay. So, di ba? Yung banal na Espiritu po ay tinatakan tayo. Kung tayo po tumanggap kay Kristo, tayo po ay inangkin niya. So meron po tayong banal na Espiritu. Kung tayo po tumanggap sa Kanya, ibinigay po ng Diyos ang Holy Spirit sa inyo. May kakayahan ka. So if you are blessed by the Spirit in worship, you will be competent all the more. Di ba? Diba, sabi natin sa parang sarap, magpuri sa Panginoon. Umiiyak pa tayo sa pagpuri at pagpapasalamat sa